Hello guys! Welcome back to my channel. At ngayon ay isi-share ko na sa inyo kung paano ang step by step na pag-film natin or pag-beat film talaga. Paggawa natin, pag-edit natin ang video nung wala tayong watermark. Kasi yung ginagamit kong pang-edit is to ko siya. Very easy yung lang yun. Pero yun nga sinabi ng anak ko na mas maganda daw kung walang yung watermark. Kaya naghanap din ako. At ngayon may nahanap ako at ito ang isi-share ko sa inyo. So ngayon nakaitim tayo. Nakaitim tayo. Tingnan niyo ako, nakaitim tayo kasi nakaabaya ako kasi aalis kami papuntang ibang bahay. Yung ibang bahay hindi ko naman siya totally talaga na naglilinis talaga ako. Yun lang mga basic doon. So okay naman tayo kasi yung another year natin na hindi pa natin natatapos yung months natin ay nadadagdagan na tayo. Congratulations to me! Yay! Happy New Year! Diyos ko, Happy New Year pa sa akin. Sige. Kaya ngayon, guys, ituturo ko na sa inyo talaga. Lagi lang ako nung sasabi, ituturo. Ituturo ko na talaga sa inyo. Pero ito yung ginagamit ko. Ilalagay ko lang dyan. Tapos susundan niyo lang siya para makuha niyo. Kasi yan yung ginagawa ko. Pero iba yung sinishare na niya. Kasi naka-video yun. Naka-video yun siya. Ito sa akin hindi naka-video. Naka-screenshot lang. Kasi nga, ang ginagamit natin is cellphone lang. Kasi mahirap lang tayo eh. Sige, ituturo ko na sa inyo. Okay, tingnan nyo muna yung dati kong video is mayroon pa siyang Kinemaster or Kinemaster dyan sa nakalagay sa kanyang ibabaw, diba? Sa mga video ko, diba? Mayroon pa yan sa mga video talaga. Akala mo ang dami-dami, no? Ang konti lang yung video ko dyan. Diba? Mayroon siya dyan. Mayroon yung nakalagay niya dyan Kinemaster or Kinemaster ba yan? Ayan, nandyan yan. Tapos, ito naman sa kabila, diba ito na yung bagong upload ko na wala na siyang Kinemaster kasi alam ko na kung paano siya mawawala, diba? So, ang mas okay, diba, tingnan is ito. Mas okay naman yung mayroon siyang Kinemaster pero mas maganda talaga kung wala talaga, diba? So, ngayon, susundan nyo lang yung sasabihin ko at ipapakita ko at yung... Guys, may nakalimutan pala ako. Before anything else, please subscribe my channel. Click the notification bell and like kung nagustuhan nyo tong video na to. At sa mga kailangan ako dyan, kung sino bang magpapapitik dyan, andito lang ako. Legit na legit ako. 4 minutes akong tatambay sa inyo. Hindi may spam yung message ko at saka yung manonood din sa video ko, please huwag kayong magsasabi ng Don, D-O-N, sa irong spelling nyo lang at saka huwag na lang kayong magpapabuntot kasi ako na lang alam ko na kung bakit kayo nandun sa channel ko, sa comments ko, alam ko na yun, kahit lang bakas lang itatapon niya lang doon sa comments. Alam ko na yun kung anong gusto niyo or ano ba talaga. Alam ko na talaga yung lahat. So, ito lang yung nakaligtaan ko. No? Ang dami-dami kong nakaligtaan. So, sasabihin ko na lahat dito. Hindi na ako mag-o-opening ng video na to kasi nga nagmamadali ako kasi aalis kami para maituro ko na yung step by step kung paano ba. Ha? Bye! So guys, start na tayo. Click the Google Chrome at pagka-click mo ay i-search mo yung Easy Market for Android.
And then, pag makita mo yung doon, ay dadaan mo lang dyan yung Kain Master. Pagkatapos ay Kain Master yung PC Market Plug settings. Pag lumabas na yung kusang lalabas, ay allow this installation yung box. Tapos arrow down, i-click mo yun siya. Tapos magda-download mo para siya ay mag-download. Tapos you want to install this install. Please allow PC Market Plug settings na naman. Type okay, ay click ang okay. Andun ka na naman sa aming sources. Para siya, click mo na naman siya. At pagkatapos ay mag-install na yung Kain Master mo. At pagkatapos pag na-install na siya ay pwede mo na siyang i-click yung open niya. At saka pag open niya ay ayan na yung Kain Master at saka yung alaw-alaw ka na. Deny or allow, so syempre i-allow mo siya, allow. So thank you for watching guys. Hope nakuha niyo na at pag-open niyo ng pag-edit nyo ng video nyo ay wala na yung Kain Master na watermark.